Francie Montan! Yes! Yes. Happy birthday! Dini, ano ang taon sa isa mo? One, two, three! One, two, three! One, two, three! Happy birthday! Thank you! Thank you! Thank you, thank you! Medyo marami na rin pala kaming mga masasayang alaala na nalikha. Ganun na din ang magagandang lugar na aming narating. Pero lagi kong naiisip na sana nakikita din ng karamihan kung gano'ng kaganda ang ating kapaligiran. Sana na-experience natin lahat ang kapayapaang hatid ng ating mga likas na yaman. Enjoy the journey to your goals. Yan ang lagi kong motto. Kaya naman mas pinili kong gumawa ng masasaya at exciting na kwento sa labas ng aking comfort zone. At araw-araw sinisikap kong ipakita sa sarili ko at sa ibang tao na sobrang sarap ang buhay. Sana maranasan natin lahat ang ganda at saya ng buhay. Ako si Gerbs at ito ang adventures ko. Nandito na si Gerard, yung ating kasama. Ready na. Ngayon na lamig. Ang ganda to. Pero parang ano eh, ang ulap. May pag-asa o, tingnan mo. Kaya nga, sana. Mag-clear. Oo nga, bandang patanghali mag-clear na tayo. So, papunta na kami sa bus stop. Sige, nagmamadali na naman kami. Kasi yung bus 10 minutes na lang. Akala ko matagal pa. Kain pa sana muna kami. So ang ginawa ko dun sa pagkain ko, nagay ko sa plastic. Para makapila kami. Kasi bibila pa kami dun eh. Sabado pa naman ngayon. Medyo madaming taong mga namumundok. Maganda kasi yung bundok na pupuntahan natin eh. Yan na yung 207. Oh, sakto. Ayya. Haba ng pila. Palag-palag na ito. Laban to, laban. Haba ng pila. Sana makahabol kami. Kasi kung hindi kami makakaabot doon, magta-taxi na kami. Makikipag-agawan kami na ang ticket kasi may bilang lang yung ticket, yung tao na kailangan. Dalawang bus lang ang nagbabiyahe doon tuwing umaga, so kailangan namin tong habulin. Ngayon ilalagay namin yung mga bag namin dito kasi para yun yung palatandaan na papunta kami ng Yensui. So ayun, tingnan nyo. Iniwan muna namin yung bag namin doon sa station kasi ganun yung technique doon. Actually ganun talaga yung ginagawa kahit yung mga Taiwanese. Oo, para makapila. Ang mahirap dito, hindi namin alam yung palengke. Ayun. Doon sa kabila. Ayun guys. Sarap. Ito talaga ang masarap na sibuyas.
Okay na. Oo, native. Ito yun eh. Kasi ito yung sibuya sa atin. Kasi yun, matamis yun eh. Ito hindi. Ano talaga ito manas. Sibuyas, kamatis, saka kangkong. So, na tayo dito. Tapos may ano tayo doon. Meron akong sinigang mix doon sa bag. Hi. Hi. Feeling ko naubusan kami ng bus. Sabi nila meron pang isang bus sa alas 9. So mag-aantay tayo. Sana meron pa tayong maabutan na number. Iyan na yung first trip. Kaya nga, kaso hindi ko alam. Oo, merong isa pang ano, bus. Oo. Titignan daw niya mamaya kung may bakante. Kung yung isang tao daw hindi daw pumunta. Ipapasok niya tayo. So ito yung risk na sinasabi ko. 'Di ba? Baka hanap lang talaga kami ng sunset. Hindi nare. Nakasakay tayo. Nakasakay kami. Doon sa taxi. Bali, kinokontak ko na yung dati kasi nung umakit kami dito, meron kami nasakyan na taxi. Binigay niya yung kanyang number sa akin. Sabi niya, sa next time daw na akit kami, eh, kukontakin na lang daw namin siya. So yun, kinokontak ko na siya. Natanong na siya kung saan. Sabi niya, bibigyan niya raw tayo ng discount. Yes! Tapos, sabi nung isang Taiwanese kanina, hindi daw pwede magluto sa taas. So siguro, magluluto kami dun sa baba na muna. Bago kami umakit, tapos bitbitin na lang namin yung sabaw. Sabaw pa naman yung sinigang, pa naman yung lulutuin. Good luck. Nakalagay namin sa plastic yung sinigang. Grabe yan. Dami natin yan. Parang ang dami natin pinagdaanan. Diyos ko, anong oras pa na? Alas 9, parang ang dami na natin yung struggle sa buhay. Diba, Jay? Sumama ka sa amin. Sa, wala kaming itinerary. Wala kaming yun. Wala. Oo. Tubig na yun. Oo, yun. Mamaya, yung pinaka-best part. Plan A pa rin. O, diba? Hindi pa kami nakakapag-plan B. Iwan mo. Oh! Kailan niyo yung view? Ay, grabe na. Kailan niyo? Sumpang naman yan. Grabe yung cheerfleds. Ay, mainit. Tapos yung ulap na andyan. Grabe na. Nasa simula pa lang tayo. Grabe. Ang tingkad na. Ang tingkad na. Ang tingkad na. Ang ganda pumunta doon. Tapos, lumangoy sa ulap, no? Sining. Ayan. Sining sa ulap. Punta ka malang ano, CR muna kami. Kasi hirap na abutan tayo sa taas. Dito pa lang tayo sa baba. Ha? Binungad na tayo ng Sea of Clubs. Excited na ako. CR muna. Alright, so paakyat na kami. Time check. Time check tayo para makita natin. 10:17. So yun po ang starting namin. Wala akong magandang light. Ayan.
So ito yung trailhead. Magbaback trail kami kasi ang trail talaga na andun sa kabilang side doon. Kaso nga lang, mas maganda kasi dito kasi exciting agad yung part na ito. Gapang kung gapang agad. Ito nga pala ay 280 ang ano niya, ang taas niya. So tingnan niyo to. Good luck. Okay, so tara na. Let's go. Let's go. Ay, madulas to. Nasa plastic na sila lahat. Nagmekos-mekos na sila. Alright. Galon. Dito na muna kami. Kasi magluluto kami. So ito po yung pupuntahan pa natin. Yen Sui. Kaso nga lang kasi yung 1.5 may. Ay 1.1. Mga 3. Malala. Yes. Maganda dito kasi medyo nakakarawan. Tapos ganyan yung view. Wow. Wow na wow. Grabe. Ang ganda. Isa pa ano. Magluluto muna kami. Ito na kami magsiset up. Kamay. So ayan. Mas na po kami. Diretso na kami doon sa taas. Let's go kasi ang lamig na. Nilalamig na kami dito sa baba. Siguro doon sa taas medyo maganda-ganda na ang view. Let's go. Let's go. Kailangan ng ilaw mo. Madilim. Parang hindi didilim, naka-sunglass ka. Di ba? Kamay namin ang super dry. Ay, ang bigat na lang katawan namin. Dami namin nakain sa baw. Ay, Diyos ko po. Oh.
kami ng sea of clouds. At sa ilalim pa tayo ngayon, mamaya nasa taas tayo. Ganda. Ay no. Yan yung sea of clouds. Nasa underneath kami. Yes! Oh! Slow mo pa nga eh. Ganda! Kalsada na, no? Nalo talaga yung view, may nasa ilalim kami ng Sea of Clouds. Lalagpasan namin yan. Punta kami sa ibabaw. Ayun lang naman yung view. Basic. Yan lang. O sa ngayon ha, nandito pa kami sa baba ha. Nasa baba pa kami ng clouds. Sa ilalim kami. So, dediretso na kami doon sa taas. Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Nandito na kami sa pavilion. Ayan na. Ito na yun. Gagapang lang ng konti. Gagapang lang naman. Aray ko. Alam mo yung ang iksi-iksi lang nun. Ayan lang yun oh. Pero grabe. Grabe sa nakakahingal talaga. Ang malakas yung gravity doon. Nangihila pa baba. Ay. Water break. Mga 3 hours kami dito magpapahinga guys. Kasi syempre abuti kami ng gabi dito. Pa-sunset pa kami. Tara na, tara na. Makadami. Para makarami tayo. Malapit na kami dun sa pagrarapel. Excuse me. Meron doong rappelling. Sobrang, hindi naman sa extreme. Uy. Hindi extreme. Ay. Extreme na nga ito. May mga part talaga dito na wala pa namang harness. Talagang sabit-sabit lang. Mamaya. Pagpahingahin muna. Kita niya? Naliliwanagan na kami. Kasi simula dito, magrarapel na tayo na magrarapel. Lapit ako ng konti para makita niyo. Ayan, kasi yun ang yung dadaanan. Ayan! Kaso baba, bangin. Bangin na yan guys, bangin na. Kasi ko lang kayo dadaan. Ano yan? Isa ka ba? Sino ba yan? Oh, thank you.
Alright. Malapit na kami. Siguro ito yung part na ano, na gustong gusto talaga namin. Tinan yung mga tao doon sa baba. Dibit na. Diba? Adventure! Ito talaga ang gusto namin. Pero syempre, nag-iingat talaga kami. Yun nga lang, syempre madalas na rin kami namumundok. So medyo kabisado na. Pero kahit kabisado nyo na, hoy, once na naramdaman nyo na medyo hindi kayo, hindi safe yung feeling nyo, yun yung way ng katawan nyo na, ano, na sabihin sa'yo na may mali. So never nyo nang gagawin. Pagka feeling nyo hindi tama, hindi maganda, huwag kayo mag-attempt. Bawa, tulad yan, yung mga ganitong mga bagay, mayroong part na, mayroong part na ano, na talagang nakakatakot, tapos feeling nyo hindi nyo kayang puntahan, huwag na. Ano mag-attempt? Kasi seryoso, di ba? Mm-mm. Kahit na gano'n pa karaming beses na tayo pumunta dito. Oo. May minsan na makakaramdam ko pa rin ng takot. Oo, totoo yan. Ako talaga, oo. Natatakot pa rin ako. Kasi... Huwag ka mag-ingat. Hindi pa kayo matatakot dyan. Sabi naman kasi. Pwede natin yung angle mo. Pero, kung saan ka nakasandal. Tignan mo kung saan umaakyat si tatay. Hindi siya dumaan sa daanan. Ay, naku tatay. Huwag mo kong bigyan ng kanya. Stress. Kaya nga ito. Ito eh. Para-pareho na kami sinisipon. Pero nakakatuwa dito ang mga ano, ang mga hikers. Dito lang ako naka-experience na pagka magbubundok kayo, tapos magkakasalubungan kayo. I mean, nagbabatian kayo, no? So isa't isa. Nagbabatiin talaga. Oo, talagang aanahin ka nila, i-greet ka nila. Kahit na hindi mo siya i-greet, i-greet ka nila. Oo, oo. Mag-good morning sila. Sabihin nila na, good afternoon. Ano yun? Hi. Jayo. Lagi nilang expression yun. Nakakatuwa. Ano yung basura ko? Dito nakalagay ang basura. Kasi as a responsible hiker, kailangan bit-bit mo yung basura mo pababa. Diba? Ganun. Tara. Untok sa liyo ka. Huwag ka mahulog ka, bro. Best birthday ever. Alam mo, wala naman akong ibang hinihiling talaga. Tamang hike lang, tapos i-celebrate mo yung buong araw mo na andito. Kasi dito ka magpapasalamat. Alam nyo, masaya ang bata. Ay, matanda na. Hoy, birthday ngayon. Countdown ka na. Secret, basta nag-birthday. Basta birthday ko, ganun. Masaya ako. Uy, ayan oh, may paaraw oh. Ay, thank you Lord. Alam mo, may spotlight ako dito. Bakit ganoon? Tingnan niyo paligid oh. 'Di ba maulap? Tapos ako may spotlight. Ang astig. Ang galing. Ang saya. Pagod kami, oo. Nababawasan ang ang stress namin dito kasi ayaw naming isipin na 80% ng buhay namin nagtatrabaho. Doon nga sa last vlog ko, sabi ko ang buhay natin nasa labas. Explore nyo, lumabas kayo. Nire-required ko kayong lumabas. Hindi nyo may enjoy ang buhay pag naandyan na kayo, sinasabi ko sa inyo. Ang dami mo pang pwedeng malaman pagka nasa labas ka, pag nag-explore ka ng ganito. Ako, ang dami ko nare-realize talaga sa mga ganito eh. Ang sarap sa feeling na nasa nature ka. Sobra. Ay, sobra na ako rin. Uy! Hindi ko alam, maganda pala yung likod ko! Uy!
May clearing pala, hindi ko alam. Maganda yung likod ko pala. Ang ganda. Hindi mo, Mami. Pero mas maganda siguro kung may sunset. Tapos naandito na yung ulap. Mamaya. Magsa-sunset chasing tayo. Let's go! Let's go! Eh na, tara na, tara na. Woo-hoo. Ah. Alright, dito na po tayo. Ito na yung peak. Hey. Hey, hello. Basic. Dito yung ano yung pinakang ano niya. Pinakang landmark. 2180. Meters above sea level, Mount Tianzui. Hey! Gusto ko, diba? Ano yung birthday mo? Tapos ganito. Ang ingay ni kuya. Birthday ko kuya. Tapos ang ingay mo. Sarap. Ang sarap sa feeling. Forever grateful Lord. Thank you Lord. Thank you sa panibagong buhay. Forever ni grateful ako. Nagkaroon ako ng mindset na ganito. Sobrang salamat talaga. And forever thankful ako sa mga magulang ko kasi maganda yung pagpapalaki sa akin. Sobra. Sobra nakakatuwa. Sarap ng ganito. Wala kang, alam mo yun, nasa nature ka tapos nag-celebrate ka ng birthday mo. Sarap. Nakaka-relax lang. Nakakalimutan nyo, birthday ko ngayon, binigyan kami ng ganito kaganda. Masulit, nasulit. Masaya na ako. Happy na ako. Ito talaga yung sinasabi ko sa inyo na it's worth the wait. Diba? It's worth the wait. Sobra nakakakilig. Wow. Ito na lang nagpapakilig sa amin. Tama po. Ano mo naman yan? Tapos, mamaya-maya mga 5:30 siguro, bababa na rin kami. So, antay-antay lang kami ng konti. Huh? Enjoy lang kami ng moment dito muna. Enjoy muna kami ng mga view. Ay, ang ganda. Kahit siguro, hindi na ako nakakuha ng magandang picture, pero okay na, solve na. solve na kami. Nandito na to, nasa YouTube na to. Memories na to. So, anytime na pwede kong balikan, mabalikan ko na lang to. At least ito, sobrang memorable ito na birthday ako sa sunset ng Yensui. With sea of clouds. Imagine. So, ayun na muna siguro for today.
magko-closing na ako kasi madilim na mamaya hindi na kami makakapag ano kasi tatakbo na kami mamaya pababa. So running trail na kami nito, madilim na. So hanggang dito na lang muna siguro. Pagdating ng next na video, supportahan niyo pa rin kami. Kala po naririnig niya ako kasi ang daming tao. Pero salamat sa pagsuporta at salamat sa pag-survive. Thank you and see you on the next vlog. Woo!